So what's up mga boss, at welcome back sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Ngayong araw mga boss, magpapalit tayo ng fan belt. Ito, fan belt ng M3. Ito po siya. Ito Paps, may ari. Shout out Paps. Shout out sa mamilya ko. So again mga boss, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page, huwag kumukalimutan na mag-subscribe at saka mag-follow sa aking page, Window Shop. Ngayong araw mga boss, ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat kailangan nyo para kayo personal, kagaya nitong sitwasyon na to, kayo personal, marunong na magbaklas, marunong magpalit na itong belt. Ito, importante itong belt. Pag naputulang ka nito, kahit umaandar yung motor mo, hindi mo magagamit yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung kailangan mong gamitin na tools at tuwing kailan magpapalit ng belt sa MIUI 125, sa Sporty, sa MIU Soul I at saka MIU Soul 125i. So let's go mga boss. So eto mga boss, simple lang. So kailangan mo ito ng Y tools. Bakit Y tools? Kasi meron siyang 8mm, 10 at saka 12mm. Yung 12mm pwede to sa shock. Ayan o. Shock. Pangbaklas ng shock. So 8mm, ito yung mga 8mm. Tapos ito naman yung 10 mm. Tapos meron tayong socket na 24 at saka 14. So pampuli at saka pang torque drive. Pwede ka bumili na ito mga boss, ito yung power tools na to. Hiwalay lang, kahit ito lang, pwede. Meron namang set na ito. Kompleto siya from 8 hanggang 24. Tapos, itong Y tools na pangkalang sa torque drive para hindi ka mahirapan mabaklasin nyo sa torque drive. So, papakita ko sa inyo mga boss ha. Boss, ilan ba odo na ito? 12 pa lang. Papalit na siya ng belt. Sana all. Yan, 7. Ito yung 24. So, pwede kayo bumili mga boss itong extension para mas mahaba. Kasi pag ito lang mismo ang ginamit mo, so kakalang siya dito. So, gamit tayo na extension. Pwede kayong bumili nito. Malaking bagay itong extension sa mga dukutan. Makakatulong din to. So, babaklasin na natin mga boss. So, itong Y, takalang lang natin siya sa dalawang butas na to. Yan. Tapos, so, ngayon lang. Tapos, angat. So, bukas na siya. So, ganun lang siya kadali. Mamaya gagamitan na natin ang ano. So kahit hindi mo na pala baklasin to, pwede mo lang dukutin dito. Yan. Pwede mo lang dukutin kahit hindi mo na baklasin tong bed. Pero kung lilinisin mo, babaklasin natin to. Pero kung hindi naman natin lilinisin, kagaya nito, yan, malinis pa naman eh. Yan siya. So hindi na natin siya babaklasin kasi malinis pa naman. So, yung pagpapalit ng belt, 25,000. Kay bossing, 12,000 pa lang. So, gusto niya ng palitan. Pwede niya na itabi to. Eddie, wow! Anong dragging yung Paps yung sasabi mo? Yung gumagalaw yung? Oh, gumagalaw daw yung manubela. Hindi po yun yung dragging, mga boss, ha? Yung dragging, Paps, yung dragging, yung parang dumudulas. Mararamdaman mo yung sa arangkada at saka sa dulo. Pag nagbawas ka ng takbo, nagdadrag siya. So, hindi dragging. Manubela. Oh, manubela. Ito. So, hindi pala dragging siya. So, hindi na natin siya babaklasin ha. Nagawa na pala ito ng paraan nung nagpalinis siya rito. So, ito pala kami pala naglinis na ito. Kailan ito nilinis?
Tawag February. So yun. So yung paggamit nito mga boss, wala namang issue kung baliktad. Walang issue kung baliktad yan. Pero kung gusto mong makibabasa yung pangalan, pwede naman nakaganyan. Pitin mo na. So yan. Mapapansin mo, ayan o. Lumitaw na yung ano, yung spline ng ehe ng sigunyal. Kasi yung magkamali ng kabit. So, lumitaw na yung spline. Kabit na natin to. So, pag naikabit mo na, next mo yung washer. Tapos, nag. Siguraduhin lang nyo, mga boss, na yung ngipin nung ano ng spline nakapasok talaga dito sa eto sa to. Sa parang ito to. Kasi pag nagkamali kayo ng kabit, pwedeng masira yung spline, pwedeng mabungi. Pag nasira yan, masisira na to. So masakit sa ulo yung nasira yan. Kalang ulit natin to. Sa taas naman. Yan, sa taas naman. Ito naman siya sa taas. Tapos, pababa. Tamang higpit lang mga boss. Yung alam mong sakto na. Yun. Maganda meron kayong tools talaga na ano. Mararamdaman mo naman yung saktong higpit. So, ganun lang mga boss. Pagpalit ng belt. So, panda rin natin sa ako. Ayan na siya. Pwede nyo. Pwede nyo siyang i-rep ng dahan-dahan para masampon nyo kung bibigay ito. Kasi pag bumigay ito, lalabas agad yan. So, kung maganda yung pagka-equip nyo, hindi na yan babaklas. Hindi na yan kakalas. So kung maluwag yan, babaklas na yan. Yun lang mga boss. Tapos bili kayo ng maliit na grasa mga boss. Lagyan mo lang itong butas ng dawin. Ito lagyan mo. Para hindi siya magkalawang. At next time na buksan nyo, hindi siya mahirap baklasin. Ayan siya. Ito yung dawin. Dawel guy. Para hindi gumalaw yung crank. So, ganun lang siya kasimple mga boss. Actually, napakadali lang talaga niya. Kailangan mo na ng lakas ng loob. Kasi, pag hindi ka marunong sa mga simpleng bagay na to, kung kaya nyo yung basic na pag-aayos ng motor nyo, mas maganda. Kaya sana may natutunan kayo sa video na to. At huwag nyo kalimutan na i-share, i-like yung video. Kung sakaling natuto kayo, huwag mo kalimutan mga boss, mag-follow sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. At again, Helbert Flores. Sana nasa mabuting kalagayan kayo mga boss. At ingatan nawa tayo palagi. Salamat po sa panonood. Salamat.